Kahapon nga pala ay nakakuha kami ng gagamba ni Tampi Story. Siya nga pala ay nandito ngayon dahil kami ay maglalaban. Sa kasamaang palad nga na ibenta ni Tampi yung nahuli namin gagamba kahapon. Huwag daw pala ako mag-alala dahil ito ay kanyang papalitan. So pagkakataon nga na ito, ako naman yung nanalo. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala ay maglilinis tayo ng ating ref tub. Sobrang dumi na kasi nito at hindi nakaaya-ayang tingnan. Halos mamamatay na din kasi dito ang mga tumubong kangkong. Hindi na rin maganda ang amoy nito at medyo nakakasuka na. Kaya naman yung mga kangkong sa ating ref tub ay tinapon ko na. May mga nakuha din pala ako ditong tuyong dahon sa ilalim ng tubig. Sa aking nga palagay, mga 3 buwan ko na siguro tong hindi na papalitan. Bilib naman ako sa aking mga beta dahil sila ay nabuhay dito. At dahil wala nga pala tong butas sa ilalim, kailangan natin magmano-mano. Kailangan na din kasi natin talaga tong palitan dahil binabahay na to ng mga lamok. Ito nga pala ang gagamitin nating panglinis. Napaka-epektibo kasi itong pangtanggal ng lumot. Kailangan muna natin itong babara ng mga 30 minutes. Pagkatapos pwede na natin itong is-isin upang matanggal ang mga stain. Kung mapapansin mo nga pala dito ay napakaraming lumot. Ito kasi ay nasa outdoor at laging nasisinaga ng araw. Medyo kailangan lang natin magtiis dahil ito ay nakakapagod. Sa mga fishkeeper nga palang kagaya ko na merong ref tub, alam ko nakaka-relate kayo. Habang ginagawa nga ito, excited na ako sa kalalabasan. Nag-iisip na rin pala ako kung anong pwedeng ilagay natin ditong bagong alaga. Gustuhin ko man sana mag-alaga ng balena kaso lang hindi siya kasya. Char. Ayan guys, malinis na ulit ang ating ref tub. Kailangan ko lang itong tuyuin para malagyan na ulit ng bagong tubig. Medyo nawala nga pala ang pagod ko yung nakita ko yung resulta. Medyo pinagpawisan lang din tayo ng bahagya. Maglalagay na nga rin pala tayo dito ng tubig para makapag-stock. 2 hanggang 3 araw nga pala natin itong iimbak bago tayo maglagay ng isda. Ito nga pala ay ginagawa natin para matanggal ang chlorine. Nung nakaraan nga ay nalinis ko na rin itong ating ibang aquarium. Ako nga pala ay naglagay pa ng electric pan para hindi sila mainitan. Enjoy na enjoy naman itong ating mga alagang beta. May napansin naman akong hindi maganda. Hindi na kasi pantay ang lalagyan ng ating aquarium. Bukas siguro ay papalitan na natin itong patungan. Kinakabahan na nga ako baka mabasag ang ating aquarium. At dahil tanghalian na kailangan muna natin kumain. Medyo nanghihina na kasi ako dahil hindi pa tayo nag-aalmusal. Kanina ko pa rin pala hinahantay si Tampi Story. Kahapon kasi guys ay nakahuli tayo ng gagamba. Nakakatawa naman dahil kahit umaga ay mayroon nagpakita. Nakita ko nga pala sa comment section na ang tawag daw dito ay talaan. Habang si Tampi Story naman ay nakakuha ng talahe. Pupuntahan ko na sana sila sa bahay nila kaso lang nagulat ako. Nagsundo pa kasi si Tampi ng anak kaya dito na sila dumiretso. Yung kinukuha ko na nga pala yung aking gagamba wala na siyang maibigay. Naibenta niya nga daw pala to sa mga bata na hindi niya napapansin. Inaasahan niya na nga daw pala na magagalit tayo sa kanya kaya meron siyang dala para sa atin. Ang lahat daw pala ng gagamba dito ay malalakas. Kaya naman guys, namili na tayo ng kapalit ng ating gagamba. Hindi naman ako nagkikimkim ng galit kay Tampi dahil kaibigan naman natin siya. Kumuha na nga pala ako ng kapirasong tingting, sana lang hindi malaman ni Mama. Ito nga pala yung panlalaban sa atin ni Tampi Story. Sa mga expert nga diyan, makikiaid din naman kung anong klaseng gagamba to. Habang ito naman guys, yung binigay sa atin. Unang salpukan nga ay patas lang silang dalawa. Medyo kinakabahan lang ako dahil nakakalamang yung kanyang gagamba. Medyo lambog na nga yung akin dahil ilang beses na siyang nalalaglag. Nakakainip nga pala yung kanilang laban kaya ako na yung nagpresentang maging referee. Sa pagkakataon nga na ito, nararamdaman ko naman nanalo tayo. Nabaliktad kasi ang sitwasyon at nakagat ang kanyang gagamba. Hindi nga pala makapaniwala si Tampi sa kanya nakita. Medyo swerte lang tayo siguro ngayong araw. Yung pinagbentahan kasi ng gagamba ay binigay sa atin ni Tampi. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!